ang kasunduan ng Diyos kay Noe. Ikasyam na kabanata. Binasbasa ng Diyos si Noe at ang mga anak niya at sinabi, "Magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang at ang mga nakatira sa tubig. Kayo ang maghahari sa kanilang lahat. Makakakain na kayo ngayon ng mga hayop. Ibinibigay ko ito sa inyo bilang pagkain, kagaya ng mga ibinigay ko sa inyo ng mga pananim na makakain. Pero huwag ninyong kakainin ang hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo, dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Sisingilin ko ang sinumang papatay sa inyo, kahit ang mga hayop. Sisingilin ko ang sinumang papatay sa kanyang kapwa. Ang sinumang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa. Sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Ngayon magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat sa buong mundo." Sinabi pa ng Diyos kay Noe at sa mga anak niya, "Ito ang kasunduan ko sa inyo at sa mga lahi ninyo at sa lahat ng nabubuhay sa mundo pati sa lahat ng hayop na naging kasama ninyo sa barko. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha. At wala nang baha na mangyayari pa para malipol ang mundo." At sinabi pa ng Diyos, "Bilang palatandaan ang kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop at sa lahat ng susunod niyo pang mga henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap. Sa tuwing gagawin kong maulap ang langit at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop na hindi ko na lilipuling muli sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari sa mga ulap, aalalahanin ko agad ang walang hanggang kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo." Kaya sinabi ng Diyos kay Noe, "Ang bahaghari ang siyang palatandaan ng kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo." Ang mga anak ni Noe. Ito ang mga anak ni Noe na kasama niya sa barko, sina Shem, Ham, at Japhet. Si Ham ang ama ni Kanaan. Silang tatlo ang pinagmula ng lahat ng tao sa mundo. Si Noe ay isang magsasaka, at siya ang unang nagtanim ng ubas. Isang araw, uminom siya ng alak na mula sa ubas, at nalasing. Nakatulog siyang hubad sa loob ng kanyang tolda. Ngayon, si Ham na ama ni Kanaan ay pumasok sa tolda at nakita niyang hubad ang kanyang ama. Kaya lumabas siya at sinabi ito sa dalawang kapatid niya. Kumuha sina Shem at Japhet ng damit at inilagay sa balikat nila. Pagkatapos, lumakad sila ng paurong papasok sa tolda para takpan ang kanilang ama. Hindi sila lumingon dahil ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mahimasmasan na si Noe sa pagkalasing niya at nalaman kung ano ang ginawa ng bunsong anak niya, sinabi niya, "Sumpain ka, Kanaan. Maghihirap ka at magiging alipin ng iyong mga kapatid." At sinabi rin niya, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Shem. Naway maging alipin ni Shem si Kanaan. Naway palawakin ng Diyos ang lupain ni Japhet at maging mabuti ang pagsasama ng mga lahi niya at ng mga lahi ni Shem, at naway maging alipin din ni Japhet si Kanaan." Nabuhay pa si Noe ng 350 taon pagkatapos ng baha. Namatay siya sa edad na 150.